Hoy, mga pare ko, magandang umaga. Yun, meron akong dinarawing. Yan, nagdrawing ako sa baso. Napapansin nyo yan. Drawing ako ng dragon. Yan, sa baso. Yan, sana malinaw kasi malabo yung cellphone. Yan. Ano sa tingin nyo ang interpretation dito sa Denori? Tingnan nyo maigi. Yan, dragon. Sa baba may mga bahay, puno, may batang nagsasaranggola. Yan. Yan. Ang sabi dito, yan sa sinulat ko, huwag mong habulin ang sarili mong buntot. Yan. Siguro marami sa atin, alam na yung words na ganito, yung sabi na ganito. Para sa akin kasi, siyempre tayo, marami tayong goal sa buhay, marami tayong pangarap. So minsan, sobrang focus natin sa future, nakakalimutan na natin enjoyin yung sarili natin. Tulad nito, di ba? Yung dragon, hinahabol niya, wala siyang kalam-alam na hinahabol niya yung sarili niyang buntot. Yan, ang mundo parang baso, yung paikot-ikot lang, ikot-ikot niyang hinahabol yung sarili niyang buntot, wala siyang kamalay-malay. Hindi niya magawang ma-enjoy yung sarili niya. Hindi katulad nitong bata na ito na nagsasaranggola. Yan. Minsan, wala namang masamang tumigil muna pa ng dali. Yan. Enjoy natin yung kasalukuyan natin. Yan. Minsan kasi napapabayaan at sobrang stress na natin kakaisip kung paano magkapera, kung paano magkabahay, kung paano magkakotse. Minsan, napapabayaan na natin yung totoong kaligayahan talaga. Yung sa mga simpleng kaligayahan lang. Yan. Minsan napapabayaan na natin yung araw-araw nating ano gustong gawin sa buhay na sinasacrifice natin para lang magkapera, para lang sa future. Siyempre mas importante pa rin yung para sa akin yung kasalukuyan. Yun yung pinaka ano eh, kumbaga anin mo yung future kung napapabayaan mo naman yung sarili ngayon. So huwag yung tularan tong dragon na walang kamalay-malay na patuloy pa rin yung hinahabol yung sarili niyang buntot. So, payo ko lang mga pare ko, enjoy niyo yung sarili niyo ngayon. Huwag niyo magayo masyado magpaka-stress sa future, darating 'yon. Pero siyempre, maganda pa rin na may goal, pero lahat 'yon may limit. So, kayo magpaka-stress. Lalo na ngayon, pandemic at napakadaming ano, naghihirap ngayon. Daming nawalan ng trabaho. So, maswerte pa rin tayo, may mga trabaho tayo. Yeah, magdasal tayo lagi at enjoy natin yung buhay na binigay sa atin. Na pinahiram sa atin ng Diyos araw-araw. Maraming salamat.